sex ed sa school, kulang na. Nagiging topic siya pero hindi normal sa mga kabataan yung makakarinig ng sex. Siguro yung pag-prepare namin sa love scene. Siguro yun yung workshop po. And syempre binasa rin namin yung script kung ano yung gagawin namin sa mga love scene. Tapos ang pinagkaiba naman niya siguro sa mga nagawa kong love scene before. Mga nagawa ko kasi before is parang nagawa seryoso. Pero pag yung dito sa IELTS, pero ang hint ng comedy and love scene. Marami po kayong aabangan dito sa next episode kung sa episode 5 nakita niyo kung paano masaktan si Isa. Makikita niyo sa episode 6 kung anong mangyayari sa story ni Isa at yun po. Pati na rin sa story ng mga ibang characters. Masasabi ko na nag-improve naman siguro yung pag-acting ko dito simula ng dublado. Nakita ko yung improvement ko dito sa HOS, lalo na dun sa tono ng boses ko na masyadong mataas. Medyo nabababa ko na yun, natuto ako. Marami rin ako natutunan sa mga napagdaan ng projects and masasabi ko na nagawa ko yung best ko dito sa HOS. Sex ed sa school, kulang na. Nagiging topic siya pero hindi normal sa mga kabataan yung makakarinig ng sex. Ito din yan, medyo nandidiri sila. So, pili ko kailangan pa natin ng sex ed sa school and doon naman sa condom. Siguro, hindi naman na siguro obligasyon ng school na bigyan ng condom yung mga kabataan. Obligasyon na nila sa sarili nila yun. So, kung magdadala sila ko. Pero kung ibibigay ng school sa mga estudyante, parang hindi siguro ganun. Yan po. Ako gusto ko po. Gusto ko magkaroon ng season 2 yung High on Sex. Ay, Denise. Alam mo na yun, Denise. Bakit gusto mo? Ay, hindi. Ikaw naman. Masyado ka. Sa akin, gusto ko pang gumawa ng series kasi yung shoot namin dito, shooting days namin is 2 weeks. So, yung 2 weeks na yun, sobrang nang-enjoy ako. Lalo na sinelebrate ko yung birthday ko habang nag-shoot. Sobrang enjoy pag series, lalo na pag okay yung mga kasama mo. Yun, and nakakatuwa rin. Marami-raming pagdadaanan sa shoot. Enjoy. Diba, Derek? Season 2. Ako po, mulinis ko si Gipo. Joke lang. Oh my God. Ay, miss mo ako, mamimiss mo yung nasa baba ko. No. Shhh. Uy. Joke lang. Ako po, mamimiss ko siyempre yung mga ano namin pag hindi namin eksena, yung dami namin sa room, yun ang pagdating ng timeline. Mamimiss ko yun, lahat ng bonding natin. Mamimiss ko yung si Derek. Mamimiss ko lahat na kasama dito sa world life ng mga cast and mamimiss ko yung character ko na si Isa. Sa akin yung naano ako ng bola sa ulo. Nakita niyo yan sa episode 5. Kasi hindi mo perfect. Lalo na yung tulak sa akin ni Gia doon. Hindi mo perfect yung ano. Kasi hindi kami marunong mag-volleyball. So nakailang take kami ng ganun. Nagkapasa dito. Tapos yung bola tumama sa mata ko. Nakailang ba to. And yun yung nakakatawang part. Kasi noong time na yun, masakit yung dito sa gilid ko, nakailang bungo sa akin. Dami kong pasa sa tuhod. Yan. Pero masaya. Sobrang saya yung scene na yun para sa akin. Kahit masakit.
part ng crush, crush, ayan, mga poppy-poppy love, mga gusto-gusto, ganyan. Doon ko marirelate yung character ko bagaya ng pagkagusto ni Isa kay Gibo. And siguro, hindi ko marilate yung character ko nung high school ako dito sa series na to. Kasi maingay ako sa school eh, dito sa Ion 6. Dito sa Ion 6, medyo pahitin ako din ng movie. Ako kasi maingay sa school. Yun. Yung sex sa school, hindi ko kayang gawin yung sex. Yung nasa public, hindi ko kayang gawin yun. And, hindi ko kayang, ang tawag, wait lang, nabablanko ko. Hindi ko kayang, tawag na ito, ma-fall ng ganun kalalaki, Gibo. Hindi ko kayang gawin yun. Sa akin yun, binasa ko rin yung sa script and pinakita ko rin kung ano yung nakasulat sa script. Naramdaman ko yung sakit ni Isa dun sa pool party. Dun ko naramdaman yung sakit ni Isa. And inaano ko talaga, binivisualize ko talaga yung mga nangyayari kung ano yung mararamdaman ng character ko dito. Pinapakita ko yun sa pag ano ko sa mga eksena.